So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register ng ating SIM card sa Smart and TNT. Make sure lang guys na panoorin nyo yung video hanggang matapos para malaman nyo step by step kung paano mag-register ng ating SIM card sa TNT at Smart. So una natin gagawin guys, kailangan natin pumunta sa ating Google Chrome or kahit anong browser yung meron kayo, puntahan nyo. So yung gagamitin ko guys is Google Chrome. Click lang natin. Once nandito na kayo sa Google guys, dito lang kayo pumunta sa may search bar ng Google. Then i-type natin dito Smart SIM Registration. So lagay natin to Smart SIM Registration. Then piliin mo guys dito yung pangalawang result. Itong nakalagay na Smart SIM Registration. So click natin itong Smart SIM Registration. Once na maklik mo yan, maglo-loading yan. So aantayin mo lang guys na matapos yung loading sa taas. At kung in case mo na hindi mag-loading, ang gagawin mo lang, ulit-ulitin mo lang na i-browse. So yan guys, kung makita nyo, lumabas na yung site kung saan tayo magre-register ng Smart at TNT SIM. Ngayon kung mapapansin nyo, nakalagay dito, Smart TNT Register Your SIM Now. Ngayon magre-register na tayo. So para mag-register, scroll down lang natin. Hanapin natin dito guys yung Start Your Registration Here. So ito yon, Enter Your Mobile Number. So kailangan natin dito ilagay yung mobile number natin sa Smart at TNT na ire-register natin. So tap lang natin to, then ilagay natin yung number natin. Take note guys ha, halimbawa yung number mo 09109494, mga ganyan yung number, aalisin mo yung 0 sa unahan. Magiging 918 na. So basta malagay mo na yung number mo dito, tap mo lang tong box dito para magkaroon ng checkmark. At magiging kulay green dito yung Send OTP. So ano dating gagawin, click lang natin tong Send OTP. Click natin. Then maglo-loading yan. So antay lang natin na may ma-receive tayong OTP code. Basta ma-receive na natin yung OTP code, i-copy natin at ilagay natin dito. Then click natin itong Verify OTP. Click natin. Once maklik mo yung Verify OTP, antayin mo lang guys sa mag-loading. So nakalagay dito success. Your mobile number was successfully verified. So click mo lang itong OK dito. Then maglo-loading ulit yan. So antay lang natin na matapos yung loading. Then dito na tayo susunod. Type of registration, nakalagay dyan. So ang gagawin natin, tap lang natin tong down arrow dito sa may select the type of registration. Tap natin tong down arrow. May apat na category dito. Una, I'm registering a newly bought SIM. Pangalawa, I'm registering my old SIM. Pangtatlo, I'm registering a newly bought SIM for a minor. Then pangapat, I'm registering an old SIM for a minor. Ngayon guys, syempre sa akin to SIM card at hindi naman ako minor, kaya yung pipiliin ko is I'm registering my old SIM. Kasi nga, existing SIM na yung gamit ko. Dati ko pa itong gamit na SIM card. Pag bagong bili mo, syempre pipiliin mo yung I'm registering a newly bought SIM. Pero sa akin, matagal ko na ginagamit, ang pipiliin ko yung pangalawa. Click natin itong I'm registering my old SIM. Click natin. Then sunod dito na tayo sa customer information. So dito guys sa nationality, ilalagay natin dito syempre Philippines. Kasi andito tayo sa Pilipinas. Then sunod dito na tayo sa ID card. Click natin itong down arrow dito sa may ID card. Then ito yung mga compatible na valid ID na pwede natin i-submit sa pagre-register ng Smart at TNT SIM card natin. Una, yung passport. Pangalawa, Social Security Service ID. Pangatlo, driver's license. Pangapat, Professional Regulation Commission ID or PRC ID. Panglima, voter's ID, Unified Multipurpose Identification Card or UMID, TIN or Taxpayer Identification Number. Pampito, PhilHealth ID. Pang-8, Postal ID. Pang-9, Bureau of Internal Revenue ID. Pang-10, Firearms License to Own and Possess ID. Pang-11, Government Service Insurance System e-card. Pang-12, Integrated Bar of the Philippines ID. Pang-13, National Bureau of Investigation Clearance or NBI Clearance. Pang-14, Other Valid ID or Document with Photo. Pang-15, Overseas Workers Welfare Administration ID. Pang-16, Persons with Disabilities Card. Pang-17, Philippine Identification or the National ID. Pang-18, Police Clearance. Pang-19, Senior Citizens Card. So yun guys, yung mga nabanggit natin, yung mga compatible na mga valid IDs na pwede natin gamitin sa pagre-register ng Smart at TNT SIM cards natin. Ngayon sa akin, pipiliin ko is driver's license kasi yun yung meron ako. So pipiliin ko lang. Ngayon guys, once na maka-fill out ka na ng nationality, ID card, dito naman tayo sa upload valid ID. Nakalagay dito, max of 5 MB, accepted files types, JPG, JPEG, and PNG. Ngayon ang gagawin natin, kailangan natin dito mag-upload ng ating valid ID picture. Make sure lang guys na yung pagkaka-picture natin sa ID is malinaw, nababasa yung mga nakasulat sa ID. Once na makapag-upload ka na ng picture ng valid ID mo, dito naman tayo sa upload selfie. So kailangan natin mag-selfie para kita yung mukha natin at match mismo sa ID. So once natapos ka na mag-upload ng valid ID picture at nag-selfie ka na, na-upload mo na, dito naman tayo sa ID card number. So ilagay natin dito yung ID card number kung ano yung valid ID na gagamitin natin sa pag-register. Then ilagay nyo yung first name,
middle name, then click nyo yung I have no legal middle name kung wala kayong middle name. Pero kung may middle name kayo, ilagay nyo dito. Dapat full ah, hindi yung initial lang. Then dito naman sa last name or apelyido, ilagay nyo. Birthday, ilagay nyo yung birthday nyo, yung mismong match sa ID, then yung kasarian. Ngayon, pagtapos ka na mag-fill out ng mga information na hinihingi dito, click mo lang itong next button, click natin, then maglo-loading yan. So, antay lang natin guys matapos yung loading. Sunod guys, dito na tayo mapupunta sa pangalawang step. Dito na tayo sa address information. Nakalagay dito, present or official home address. So, kailangan natin dito ilagay yung ating address. So, una, ilalagay natin yung house or lot number kung meron man, street, village, subdivision, unit floor, building, province, city or municipality, barangay, and zip code. Yan guys yung i-fill out natin sa address information. So guys, kung wala kayong unit floor, village, subdivision, or street man, or kahit house and lot number, okay lang. Basta yung importante, yung may asterisk, katulad ng province, city and municipality, and barangay, dapat malagyan nyo para ma-register yung ating SIM card. Guys, paalala, kung hindi nyo alam yung zip code, pwede nyo tanungin sa inyong lugar or i-search nyo sa Google. I-search nyo kung ano yung zip code ng lugar nyo para sigurado kayo na tama yung ilalagay nyo sa zip code. Sunod guys, dito naman tayo sa alternate contact information. Nakalagay dito, please input at least one contact information. We will be using this contact you in case we need to further validate the information you provided. So dito guys, pwede mo ilagay yung isa mo pang number, then email address mo. So ang gagawin natin sunod, click lang natin itong next button, then maglo-loading ulit yan. So, antay lang natin matapos yung loading. So, dito na tayo guys sa pangatlong step. Andito na guys yung summary ng mga fill up natin. Katulad ng mobile number, andito na rin yung serial number, nationality, ID card, ID number, first name, middle name, and so on and so forth. So, andito na lahat. So, once na ma-check mo na yung summary at okay naman lahat at tama, e-check mo lang dito yung mga box. So, tap natin itong box. Mas maganda guys, sabasahin nyo muna bago nyo i-check. Then, pagtapos na, i-check nyo na. So, yan guys, may check na lahat. At sigurado na tayo na tama lahat ng fill up natin. So, sunod natin gagawin, tap lang natin itong next button. Click natin, then maglo-loading yan. So, antay lang natin matapos yung loading. Huwag natin guys ibabak ha, hanggat hindi tapos yung loading. Antayin natin. Be patient guys sa pag-aantay kung halimbawa naglo-loading kasi minsan mahina talaga yung signal sa atin. Once na ganito yung makita nyo, oops, sorry, your registration cannot be processed at this time. Please try again later. Ang gagawin nyo lang, click nyo lang itong X button, then try nyo lang yung next ulit. So try nyo lang guys hanggang sa makapasok kayo. Kasi minsan talaga pag sabay-sabay nagre-register, talagang ganito yung nangyayari. Ang importante guys na fill up nyo na, huwag nyo lang i-exit yan. At after mga 5 minutes or 10 minutes, try nyo ulit. So ganun lang guys, click nyo lang yung next button. At once na may lumabas dyan na register automatic, nakaregister na kayo sa SIM card nyo na Smart at TNT. So katulad nyan guys, trinay-try ko lang, pangatlong beses ko ata na try, you have successfully registered your SIM. You will receive another SMS once your SIM is fully activated. So ganun lang guys, kasimple, mag-register ng Smart at TNT sa ating cellphone. Make sure lang guys na mahaba yung pasensya natin sa pag-click ng next button kasi nga minsan lumalabas yung oops, hindi ka pa daw pwede mag-register. Kaya ang gagawin mo lang, try mo lang after 1 minute, 5 minutes, or 10 minutes, ulit-ulitin mo lang at katulad nyan, inulit-ulit ko lang, lumabas na yung thank you. Ibig sabihin guys, nakaregister na yung aking SIM card. So yan guys, sabalayan ko muna kayo. Sa mga hindi pa nag-order ng ating official merch or t-shirt natin na MindTech Official, so eto yon, suot-suot ko na. Sa mga hindi pa nag-order guys, mag-order na kayo kasi nga, konti lang to. So limited lang yung paggawa natin kasi yun lang yung kasya sa budget natin. Guys, promise maganda yung kanyang tela. Cotton siya, presko sa pakiramdam kahit tag-init. At syempre guys, yung print niya is vinyl. Vinyl print siya, talagang matibay kahit labhan mo siya, ibabad, hindi siya kagad tutuklap. So ganun kalupit itong ating t-shirt. So napakasimple lang mag-order nito guys. Pumunta lang kayo sa inyong Shopee app, click nyo yung search doon, ilagay nyo doon yung MindTech Official. Automatic lalabas na yung ating merch. Doon na kayo mag-order guys. Or kung gusto nyo naman, i-PM nyo na lang ako sa aking FB page. Itong mismong FB page natin, i-PM nyo ako dyan. At pwede kayo mag-order sa akin ng direkta. So ano pang inaantay nyo guys, mag-order na kayo. Supportahan nyo guys yung ating kauna-unahang official merch ng MindTech Official. So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again na MindTech PH, thank you and God bless all.